Welcome to my channel. Ngayon po ang ating vlog ay tungkol sa ikakasal. Ito po yung mga dapat nilang alamin bago po sila magpakasal. Ito yung first and foremost na dapat alam nila yung informasyon bago sila magpakasal. Number one po yung number of packs. Ito po ang ginagawa po dito, maglilista yung side ng babae, which is the bride. Maglilista rin po ang groom. So, ang lista po nila ay yung mga magiging bisita nila. Magkahiwalay na lista, magkahiwalay na gagawin, pero isa lang ang criteria. Which is ang criteria, kung hindi ito makakarating sa wedding day nyo, malulungkot po talaga kayo dahil napaka-importante ng tao para sa inyo. So, yan po yung number one. Ngayon, ang gagawin po natin, pagsasamahin yung listahan ng groom at ng bride, and then pagsasamahin natin yung total po niyon. Yun na po ang number one natin na criteria, which is the number of packs. So, ibig sabihin, bago ka magpakasal, dapat specific na ilan ba talaga yung bisita ninyo in-expect para ito ay mabudgetan. Ikalawa, kailangan nyo pong alamin ano po ba yung mga budget na pwede sa inyong dalawa. So, ibig sabihin, maaari nag-browse na kayo, nagtingin-tingin na kayo, nagtanong-tanong na kayo. So, kahit papano po, maglaan na kayo ng budget. Ano po ba yung dapat yung budget? Kung 100 tao ang bisita nyo, ano po yung budget na nilalaan nyo para dito? Hindi naman po pwedeng ang coordinator ang mag-set ng budget ninyo. Dapat po talaga kayo. At dun po kayo sa budget na kayang-kaya po ninyo. Ikatlo, ito, sinasama ko to lagi. Ano po ba talaga ang motif na gusto nyo? Favorite ni sir, favorite mo, pwedeng combine. Kayong magbigay kung anong motif nyo. Hindi kasi may mga kliyente akong minsan, 2 months na, after 3 months ang contract, nagbabago isip, nag-iiba ng motif color or color motif. So, ang hirap kasi sa preparasyon, kasama po yan sa nire-ready. So, kung ngayon pink ka sa isang buwan, blue ka sa isang buwan, yellow ka, kawawa naman po yung gagawa. So, wala kayong specific motif. Nahihirapan ngayon yung magtatrabaho para sa inyo. Even kayo, sa pamimili nyo, mahihirapan kayo. Okay, ito pa. Ano po ba lokasyon ang napili nyo? Ika-apat na tayo. Ano po ang lokasyon na pili nyo? Magpo-provincial po ba kayo? Sa side ng babae? Sa side ng lalaki? Metro Manila ba kayo? Kung saan malapit lahat ng kamag-anak nyo? Ano po ba special destination kayo? Like Tagaytay, Baguio, etc. So, ano po ang gusto ninyong location? This is very important para malaman din po nyo ano po ba yung dapat ninyong maging budget, kung saan yung location, ano po ba yung dapat yung maging number of packs, o ilang tao yung dapat makarating. So, yan po, yung apat na yun ay napaka-importante sa pagsisimula nyo ng preparation ng wedding. I hope nakatulong ito sa inyo. Kung kayo po ay nanood ng aming vlog at nagustuhan, please share and like. Hit the bell button, syempre po, para matanggap ninyo ang iba't iba nating vlogs. And of course, sana po kung di namin kayo subscriber, napanood nyo po ito, please do subscribe. Makakatulong po ito sa amin para kami po ay magtuloy-tuloy ng mga vlogs. Maraming salamat po.